Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Unang kabanata. Mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, kasama si Timoteo na kapatid natin. Mahal kong mga taga-Kolosas, pinabanal at matatapat na kapatid na na kay Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos na ating Ama. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Kolosas. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. Sapagkat nabalitaan namin ang pananampalatayan niyo bilang mga na kay Kristo Jesus at ang pag-ibig niyo sa lahat ng mga pinabanal ng Diyos, dahil umaasa kayong makakamtan ninyo ang mga inilaan para sa inyo sa langit. Ang pag-asang ito ay una ninyong narinig nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita. At ang magandang balitang ito ay lumalaganap at lumalago sa buong mundo, katulad ng nangyari sa inyo noong una ninyong marinig at maunawaan ang katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Natutunan niyo ito kay Epaphras na minamahal namin at kapwa lingkod ng Panginoon. Isa siyang tapat na lingkod ni Kristo. At pumariyan siya bilang kinatawan namin. Siya ang nagbalita sa amin tungkol sa pag-ibig niyo na ibinigay ng banal na Espiritu. Kaya nga mula nang mabalitaan namin ang tungkol sa inyo, patuloy namin kayong ipinapanalangin. Hinihiling namin sa Diyos na bigyan nawa kayo ng karunungan at pangunawang mula sa banal na Espiritu para lubusan ninyong malaman ang kalooban niya. Sa ganoon, makakapamuhay kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng bagay. At makikita na lumalago kayo sa mabubuting gawa at sa pagkakakilala sa Diyos. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan at makapagpapasalamat din kayo sa Ama. Ginawa niya kayong karapat-dapat na makabahagi sa mamanahin ng mga pinabanal niya, ang manang nasa kinaroroonan ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng minamahal niyang anak. At sa pamamagitan ng kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos, at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo, ang nakikita pati rin ang di nakikita, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagkadiyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo. At sa pamamagitan ni Kristo, ipagkakasundo sa kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya maihaharap na kayo sa kanya na banal, malinis at walang kapintasan. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya at huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Ang paghihirap ni Pablo para sa mga mananampalataya. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo. Dahil dito napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Itinalaga ako ng Diyos na maging tagapaglingkod ng iglesia para lubusang ipahayag ang mensahe niya sa inyo na mga hindi Hudyo. Ito ang lihim niyang plano na hindi inihayag noon sa naunang mga panahon at mga salinlahi.
pero ngayon ay inihayag na sa atin ng mga pinabanal niya. Nais ng Diyos na ihayag sa atin ang dakila at kamangha-mangha niyang plano para sa lahat ng tao. At ito ang lihim na plano. Si Kristo ay suma sa inyo at ito ang basihan ng pag-asa ninyo na inyong makakamta ng napakabuting kalagayan sa hinaharap. Kaya nga ipinangangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, maihaharap namin ang bawat isa sa Diyos ng ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. At para matupad ito, nagpapakahirap ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.